paglaki hanggang kay Kristo. Ang pagbabago ng puso na sa pamamagitan nito'y nagiging anak tayo ng Diyos ay inihahalin tulad ng Biblia sa pagkapanganak. Itinulad din ito sa pagtubo ng mabuting bining inihasig ng magsasaka. Yaong mga kapagbabalik loob pa lamang kay Kristo ay dapat magsilaki na tulad sa mga sanggol na bagong panganak, hanggang sa umabot sa taas ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. O gaya ng mabuting binhing inihasig sa bukid, sila'y dapat magsilaki at mamunga. Sinasabi ni Isaias na sila'y tatawaging mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Isaias 61:3. Kaya nga mula sa katalagahan ay may mga halimbawang naglalarawan upang tumulong sa atin sa pag-unawa ng mahiwagang katotohanan ng kabuhayang ukol sa Espiritu. Ang buong karunungan at kasanayan ng tao ay hindi makalilikha ng buhay sa pinakamaliit na bagay sa katalagahan. Sa pamamagitan lamang ng buhay na ibinigay ng Diyos, maaring mabuhay ang halaman o ang hayop man. Kaya't sa pamamagitan din ng buhay na mula sa Diyos, sumisilang ang buhay na ukol sa Espiritu sa mga puso ng mga tao. Maliban na ang tao ay ipanganak buhat sa itaas, ay hindi siya makatatanggap ng buhay na ipinarito ni Kristo upang ibigay. Kung paano sa buhay, gayon din sa paglaki. Ang Diyos ang nagpapamukadkad ng mga bukong bulaklak na nagpapaging bunga sa mga bulaklak na ito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan niya ay lumalaki ang binhi. Una-una'y usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Marcos 4:28. At tungkol sa Israel ay sinasabi ni Propeta Oseas na siya'y bubukang parang lila. Sila'y mga bubuhay uling gaya ng trigo at nangamumulaklak na gaya ng puno ng utubas. Oseas 14:5-7. At iniutos ni Jesus sa ating wariin ang mga liryo kung paano silang nagsisilaki. Ang mga halaman at mga bulaklak ay lumalaki hindi sa sarili nilang pag-aalaala o pagsisikap, kundi sa pagtanggap ng ipinagkaloob ng Diyos upang makasapat sa kanilang ikabubuhay. Hindi makapagdaragdag ang bata sa kanyang taas sa pamamagitan ng gaano mong pag-aalaala o ng kapangyarihang salil niya. Gayon din naman kayo, hindi makapagdaragdag sa laking ukol sa Espiritu sa pamamagitan ng pag-aalaala o pagsisikap ng inyong sarili. Ang halaman, ang bata ay lumalaki sa pamamagitan ng pagtanggap mula sa mga bagay na nasa palibot niya na tumutulong sa kanyang ikabubuhay. Hangin, liwanag ng araw, at pagkain. Kung ano ang mga kaloob na ito ng katalagahan sa hayop at sa halaman, gayon din si Kristo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siya ang kanilang walang hanggang liwanag, araw ng kalasat. Isaias 60:19 at Awit 84:11. Siya ay magiging parang hamog sa Israel. Siya'y babagsak na parang ulan sa tuyong damo. Siya ang tubig ng buhay, ang tinapay ng Diyos na bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Juan 6:33. Sa pamamagitan ng walang katumbas na kaloob, dili iba't ang kanyang anak ay ilinaganap ng Diyos sa buong sanlibutan ang kanyang biyaya na walang pinag-ibahan sa paglaganap ng hanging tumatakbo sa buong sanlibutan. Lahat ng may ibig sumagap ng hangin ito na nagbibigay buhay ay mabubuhay at lalaki hanggang sa umabot sa taas ng mga lalaki at babae kay Kristo Jesus. Lihim ng tagumpay. Kung paano ang bulaklak ay humaharap sa araw upang ang maliwanag ng mga sinag ay makatulong sa pagpapasakdal ng ganda at tulis niya, gayon din namang dapat tayong humarap sa araw ng katwiran upang sumilang sa atin ang liwanag ng Diyos at nang bumuti ang ating likas at makatulad ng sakay Kristo. Iyan din ang itinuturo ni Jesus nang sabihin niyang, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo,
maliban na kayo'y manatili sa akin. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Juan 15:4-5. Gayon din ang pagkasalig ninyo kay Kristo upang makapamuhay ng isang banal na kabuhayan. Gaya ng pag-asa ng isang sanga sa puno upang siya'y lumaki at mamunga. Hiwalay sa kanya, wala kayong buhay. Wala kayong kapangyarihang lumaban sa tukso o lumaki kaya sa biyaya at kabanalan. Kung manahan kayo sa kanya, kayo'y lalago. Sa pagkuha ninyo ng buhay sa kanya, kayo'y hindi malalanta o mawawalan man ng bunga. Kayo'y matutulad sa isang punong itinanim sa tabi ng ilog. Marami ang nag-aakala na dapat nilang sariling gawin ang ilang bahagi ng gawain. Nagtiwala na sila kay Jesus sa ikapagpapatawad ng kasalanan, ngunit ngayon sinusubok naman nilang makapamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Datapwat ang lahat ng ganyang pagsisikap ay mabibigo, ani Jesus. Kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang ating paglaki sa biyaya, ang ating kaligayahan at ang ating kahalagahan, ang lahat ng ito'y pawang nasasalig sa ating pakiikiisa kay Kristo. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya araw-araw, oras-oras, sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya, dapat tayong lumaki sa biyaya. Hindi siya ang nagpasimula lamang, kundi siya rin naman ang sumasakdal ng ating pananampalataya. Si Kristo ang una at huli at magpakailanman. Siya ang sasa atin, hindi lamang sa pasimula at sa katapusan ng ating takbuhin, kundi sa bawat takbang sa daan. Sinasabi ni David na, "Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos." Awit 16:8. Pananatili kay Kristo. Itinatanong ba ninyo, paano ako mananatili kay Kristo? Gaya ng inyong pagkatanggap sa Kanya sa pasimula. Kung paano nga na inyong tinanggap si Jesucristo na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Colossians 2:6. Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hebreo 10:38. Ibinigay na ninyo sa Diyos ang inyong sarili upang maging Kanyang lubusan at upang sa Kanya'y maglingkod at tumalima. At tinanggap ninyo si Kristo na maging tagapagligtas ninyo. Hindi ninyo matutubos sa inyong mga kasalanan o mababago man ninyo ang inyong puso. Datapwat yamang na ibigay na ninyo sa Diyos ang inyong sarili, ay sumampalataya kayong ginawa niya ang lahat ng ito para sa inyo alang-alang kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay naging kay Kristo kayo at sa pamamagitan ng pananampalataya ay lalaki kayo sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap, dapat ninyong ibigay ang lahat, ang inyong puso, ang inyong kalooban at ang inyong paglilingkod. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili upang talimahin ang lahat niyang ipinag-uutos at kailangan namang tanggapin ninyo ang lahat. Si Kristo na siyang kapuspusan ng buong pagpapala upang manahan sa inyong puso, maging inyong katwiran at inyong tagatulong magpakailanman upang magbigay sa inyo ng kapangyarihang tumalima. Ang una ninyong tungkulin. Sa umaga ay italaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili. Iyan ang kauna-unahan ninyong gawin. Ganito ang inyong idalangin. Tanggapin mo ako, O Panginoon, na iyong iyo. Inilalagay ko sa iyong paanan ang lahat kong mga panukala. Gamitin mo ako sa araw na ito sa paglilingkod sa iyo. Manahan ka nawa sa akin at maging kasang-ayon nawa ng iyong kalooban ang lahat kong gawain. Ito'y isang bagay na dapat gawin sa araw-araw. Tuwing umaga ay italaga ninyo sa Diyos ang inyong sarili para sa maghapon. Ipabahala ninyo sa Kanya ang lahat ninyong mga panukala upang isagawa o pabayaan kaya. Alinsunod sa ipakikilala ng Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan araw-araw ay ilagak ninyo sa kamay ng Diyos ang inyong buhay. At dahil di ay lalo at lalo mahuhugis ang inyong kabuhayan na gaya ng sa kay Kristo.
kabuhayang panatag. Ang kabuhayang na kay Kristo ay isang kabuhayang panatag. Kay pala'y walang umaapaw na simbolo ng damdamin. Subalit, dapat magkaroon ng isang namamalagi at tiwasay na pagtitiwala. Ang inyong pag-asa'y wala na sa inyong sarili kundi na kay Kristo. Ang inyong kahinaan ay nalagom ng kanyang kalakasan. Ang inyong kahangalan sa kanyang karunungan at ang inyong karupukan ay sa kanyang walang hanggang katibayan. Kaya nga't huwag ninyong tingnan ang inyong sarili. Huwag ninyong isipin sa tuwi-tuwi na ang sarili, kundi si Kristo ang inyong titigan. Isip-isipin ninyo ang kanyang pag-ibig, ang kagandahan at kasakdalan ng kanyang likas. Ang pagtanggi sa sarili ni Kristo, ang pagpapakababa ni Kristo, ang kadalisayan at kabanalan ni Kristo at ang walang katumbas na pag-ibig ni Kristo, ito ang dapat bulay-bulayin ng kaluluwa. Sa pag-ibig sa Kanya, pagtulad sa Kanya at lubos na pag-asa sa Kanya, dapat kayong mabago at matulad sa Kanyang wangis. Pagpapahingalay na ukol sa Espiritu. Ganito ang wika ni Jesus, "Kayo'y manatili sa akin." Juan 15:4. Ang mga pangungusap na ito ay nangangahulugan ng pagpapahingalay, katibayan at pagtitiwala. Muli pang siya'y nag-anyaya, "Magsiparito kayo sa akin at kayo'y aking papagpapahingahin." Mateo 11:28-29. Ang pananalita ng mga awit ay nagpahayag ng ganyan ding isipan. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Awit 37:7. At ibinibigay ni Isaias ang ganitong pangako, "Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging inyong lakas." Isaias 30:15. Ang kapahingahang ito ay hindi natatagpuan sa di paggawa, sapagkat sa paanyaya ng tagapagligtas, ang pangakong pagpapahinga ay kasama ng tawag na gumawa. Pasanin ninyo ang aking pamatok at masusumpungan ninyo ang kapahingahan. Mateo 11:29. Ang pusong lubos na nagtitiwala kay Kristo ay siyang magiging pinakamasikap at pinakamasipag sa paggawa para sa Kanya. Alisin ang pag-iisip sa sarili. Kapag ang pag-iisip ay laging nasa sarili, ay nalalayo ito kay Kristo na siyang bukal ng lakas at buhay. Dahil dito'y laging sinisikap ni Satanas na mailayo ang pag-iisip sa tagapagligtas. At nang sa gayoy mapigil ang pakikiugnay at pakikipag-usap ng kaluluwa kay Kristo, ang mga kalayawan ng sanlibutan, ang mga pag-aalaala at kaligaligan at kalungkutan sa buhay, ang mga pagkakamali ng mga iba, o ang sarili ninyong mga kamalian at kapintasan sa alinman o sa lahat ng ito'y sisikapin niyang ibaling ang inyong pag-iisip. Huwag kayong paligaw sa kanyang mga pakana. Ang marami na talagang malinis ang loob at nagnanais na mamuhay ukol sa Diyos ay napakadalas din namang pinapag-iisip niya ang mga bagay na nauukos sa kanilang mga pagkukulang at kahinaan. At sa ganyan, kung mailayo na niya sila kay Kristo, umaasa siyang magwawagi. Hindi natin dapat isipin ang sarili at mamalagi na lamang sa pag-aalaala at pangangamba na baka hindi tayo maligtas. Lahat ng ito ay naglalayo sa kaluluwa mula sa bukal ng ating kalakasan. Ilagak ninyo sa kamay ng Diyos ang pag-iingat sa inyong kaluluwa at magtiwala kayo sa Kanya. Si Jesus ang inyong salitain at isipin. Bayaan ninyong matago ang inyong sarili sa Kanya. Iwaksin ninyo ang lahat ng alinlangan. Alisin ang inyong pangamba. Gaya ni Apostol Pablo ay inyong sabihin, "Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." Galatia 2:20. Pumanatag kayo sa Diyos, maiingatan niya ang ipinagkatiwala ninyo sa Kanya. Kung ihahabilin ninyo sa Kanya mga kamay ang inyong sarili, ay gagawin niya kayong mahigit pasama na nagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa inyo.
dapat tayong kaiingat. Nang magkatawang tao si Kristo ay itinali niya ang sangkatauhan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang panali ng pag-ibig na hindi malalagot kailanman ng kahit aling kapangyarihan, maliban na ang tao na rin ang magpasyang gumawa nito. Palaging maghaharap si Satanas ng mga panghalina na sa ating hihikayat upang patirin ang panaling ito, upang pilitin natin ang paghihiwalay ng ating mga sarili kay Kristo. Dito kailangan tayo magpakaingat-ingat, magsikap at manalangin upang walang makahikayat sa atin na pumili ng ibang Panginoon. Sapagkat sa tuwi-tuwin ay malaya tayong makagagawa nito. Subalit huwag nating alisin kay Kristo ang ating mga paningin at iingatan niya tayo. Pagtingin natin kay Kristo, tayo'y panatag na. Walang makaaagaw sa atin ng kanyang kamay. Sa palaging pagtingin sa kanya ay nababago tayo sa gayunding larawan. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Sa makatuwid ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. 2 Corinto 3:18. Sumunod sa Kanya. Sa ganyan ding paraan ng unang mga alagad na naging kawangis ng kaibig-ibig na tagapagligtas, nang mapakinggan ng mga alagad na iyon ang mga pangungusap ni Jesus, ay nadama nilang siya ay kanilang kailangan. Hinahanap nila siya, natagpuan at sinundan. Sila'y nakasama niya sa bahay, sa dulang, sa silid at sa parang. Sila'y kasama niyang tulad sa mga mag-aaral na kasama ng isang guro, na sa araw-araw ay tumatanggap sila sa kanyang mga labi ng mga aral ng banal na katotohanan. Sila'y umasa sa kanya, gaya ng pag-asa ng mga lingkod sa kanilang Panginoon, upang matutuhan ang kanilang tungkulin. Ang mga alagad na iyan ay mga lalaking may pagkataong gaya rin ng sa atin. Santiago 5:17. Nagkaroon sila ng pakikilaban sa kasalanan na gaya natin. Kinailangan nila ang biyayang kailangan din natin upang makapamuhay ng isang banal na kabuhayan. Kahit si Juan na minamahal na alagad, yaong lubos na kinakitaan ng wangis ang tagapagligtas, ay katutubong wala niyang kaibig-ibig na likas. Hindi lamang siya isang nanggigiit na kanyang sarili at mapagmiti ng karangalan, kundi isa rin namang pabigla-bigla at nang lalaban pa pagka naaapi. Subalit nang mahayag na sa kanya ang likas ni Jesus, ay nakita niya ang sariling kakulangan at siya'y pinagpakumbaba ng kanyang kalooban. Ang lakas at pagtitiis, ang kapangyarihan at pagkamahabagin, ang karangalan at kamuang loob na nakita niya araw-araw sa kabuhayan ng Diyos Anak ay pumuno sa kanyang kaluluwa ng paghanga at pag-ibig. Araw-araw ang kanyang puso ay nalalapit kay Kristo hanggang sa nawala sa paningin niya ang sarili dahil sa pag-ibig sa kanyang Panginoon. Sa humuhugis na kapangyarihan ni Kristo ay ipinasakop niya ang kanyang ugaling mapaghimagsik at mapagmithi. Ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng banal na Espiritu ang bumago ng kanyang puso. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo ang bumago ng kanyang likas. Ito nga lamang ang walang salang ibubunga ng pakikiisa kay Jesus. Pagka sa puso'y nanirahan si Kristo, ay nababago ang buong pagkatao. Ang Espiritu ni Kristo at ang kanyang pag-ibig ay siyang nagpapalambot sa puso, nagpapasuko sa kaluluwa, at nagtataas ng mga pag-iisip at mga hangarin sa Diyos at sa langit. Ako'y suma sa inyong palagi. Nang si Kristo'y umakyat sa langit, ang pagkadama ng kanyang pakikiharap ay nasa mga alagad pa rin niya. Yao'y kanyang pakikiharap na puspos ng pag-ibig at kaliwanagan. Si Jesus ang tagapagligtas na lumakad at nakipag-usap at nanalangin kasama nila na nagbitiw ng mga salita ng pag-asa at pang-aliw sa kanilang mga puso ay inagaw sa kanila at dinala sa langit. Samantalang binubuka pa sa kanyang mga labi ang pabalita ng kapayapaan at ang tunog ng kanyang pangungusap ay narinig nila nang siya'y tinanggap ng makapal na bilang ng mga anghel. Narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
Mateo 28:20. Siya'y umakyat sa langit na inyong tao. Talos nilang siya'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos na kanila pa rin kaibigan at tagapagligtas, na hindi rin nagbabago ang kanyang damdaming makiramay. Na siya'y kinikilala pa rin nasa panig ng nagbabatang sangkatauhan. Na siya'y kinikilala pa rin nasa panig ng nagbabatang sangkatauhan. Inihaharap niya sa Diyos ang mga karapatan ng kanyang mahalagang dugo at ipinakikita ang kanyang mga kamay at paa na nasugatan bilang alaala ng halagang ibinayad niya para sa kanyang mga tinubos. Alam nilang siya'y umakyat sa langit upang maganda para sa kanila ng mga kalalagyan at siya'y muling babalik at tatanggapin sila sa kanyang sarili. Ang banal na espiritu'y kasama nila. Nang sila'y nagtitipon-tipon, pagkaakit niya sa langit, ay may pananabik na nais nilang iharap sa Ama ang kanilang mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sila'y nagsiluhod at nanalangin may banal na pitagan na inuulit ang pangako. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo ang aking pangalan. Hanggang ngayon'y wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Juan 16:23-24. Iniunat nila na pataas ang kanilang mga kamay ng pananampalataya na inihaharap ang matibay na pananalig. Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Roma 8:34. Noong dumating ang Pentecostes, dumating naman sa kanila ang mga aliw na siyang tinutukoy ni Kristo nang sabihin niyang, siya'y isa sa inyo. At sinabi pa niyang, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Juan 16:7. Mula noon si Kristo ay mananahan sa puso ng mga anak niya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang kaugnayan nila sa kanya ngayon ay lalong malapit kaysa noong siya'y kasakasama nila. Nagliwanag sa kanila ang ningning ng ilaw at pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo na tumatahan sa puso, na anupat ang mga taong nangakakita ay nangagtaka at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Gawa 4:13. Idinalangin tayo ni Jesus. Ang lahat ng naging katayuan ni Kristo sa unang mga alagad ay nais niyang siyang maging katayuan niya sa mga anak niya ngayon. Sapagkat doon sa kahuli-hulihang pananalangin kasama ng munting pulutong ng mga alagad na nagkatipon sa palibot niya ay ganito ang kanyang sinabi. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Juan 17:20. Tayo'y idinalangin ni Jesus at hingin niyang tayo'y makaisa niya, gaya naman niyang kaisa ng Ama. Kainam na pagkakaisa. Tungkol sa kanyang sarili ay ganito ang sinabi ng tagapagligtas. Hindi makagagawa ang Ama ng anuman sa kanyang sarili. Ang Ama na tumatahan sa akin ay siyang gumagawa ng mga gawa. Juan 5:19-14. Kaya kung si Kristo ang tumatahan sa ating mga puso, ay gagawa siya sa atin sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pilipos 2:13. Tayo'y gagawa na gaya ng paggawa niya. Tayo'y magpapakita ng gayon ding diwa. Anupat sa pag-ibig at pananatili sa Kanya, tayo'y magsisilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Efeso 4:15.